What's up, guys? So today, I'm going to answer the question specifically kay Joshua, no? So, may makukuha kayong aral dito, guys. This is my first time seeing it, okay? So let me, hindi ko pa rin tinitignan to. So now, let's read his, assignment or reviewer. Tama po ba yung TA ko? Then, mali yung pagkaka-execute ko po. Nalaman ng mixed emotions, fear and greed, plus FOMO daw, no? Aminado naman siya doon. Okay? So, okay lang din yun. Gusto ko, nai-indicate nyo rin yung mga ganun. Kasi hindi nyo naman kailangan magtago eh. So, hindi nyo naman kailangan na... So, hindi nyo naman kailangan magsinungaling. Kasi, you're only lying to yourself. Now, let's proceed. Change of character shows up around 9:33. Okay? So, I'm expecting this is New York session. Manual entry sa pullback ng 9:45. Tapos nung umangat na po bigla, nag-dump sakto sa fair value gap entry ko po. Second entry, 10:09. Okay, so meron siyang first entry nung 9:45 and then nakapag-position pa siya ulit ng 10:09. Okay. Pero pagkabukas ko ng Discord, may nabasa akong shorting daw yung market and nakita ko po na di nag-BOS and nag-change of character, kaya napatrace sa po ako ng candle. Mm-hmm. Okay. 10:28, 500 profit. So, I believe, tapos ka na dun. Okay? I believe, dapat tapos ka na dun. Okay? Now, next. Then, the third entry ko po, nag-manual close na lang po ako, 200 profit. Naisip ko po kasi, nung time na yun na hindi gawain ng professional trader yung pag... Correct. Totoo, okay? Fear and greed na rin po kasi yung nararamdaman ko ng time na yon. Kaya po tape read na lang ako at mga 11 na po kasi noon. Okay, good. Kaya pagkatapos ng 11, tinulog ko na lang and kaninang pagkagising ko, dun ko na lang tinignan yung chart and I feel good na tama yung TA na nag-gain naman ng experience, pero may pagkadismayado ng konti na akala ko goods na yung emotions ko. Oh, okay. I see. So, maybe some of you guys wala lang sa inyo to, okay? Maybe mararamdaman niyo na okay, hindi na at least nakapag-profit si Joshua, 'di ba? At least nakapag-profit siya ng 5, 6, 7 bag siya ng 7 handles ngayong araw or kagabi, no? Now, ano yung lesson na natutunan niyo dito or ano yung napulot niyong aral dito? Tingnan niyo si Josh, okay? Tingnan niyo si Joshua, very honest student of mine. Pwede niya na lang sariliin 'to eh. Kung totoo siya, pwede niya na lang sariliin 'to, pwede niya namang hindi aminin 'to sa sarili niya, 'di ba? Marami kasi traders na ay talo, pero siyempre sige, consider ko na lang as panalo, mukhang ganun din naman eh. 'Di ba? Pero wala ka namang kalaban dito eh. Okay? Wala ka namang kalaban dito, guys. Hindi naman tayo nagpapataasan ng pera dito. Hindi naman tayo payamanan dito. It's about patagalan, long term, longevity 'to. Now, nakikita mo, hindi ko tinitignan yung chart mo, okay? Hindi ko pa tinitignan yung chart mo. I don't even zoom in dito, okay? Okay lang to. Okay? Kaya, pagkatapos ng 11, tinulog ko na lang. And kanina pagkagising ko, doon ko natignan yung chart. And I feel good na tama yung TA na nag-gain na naman ng experience. Pero may pagka-dismayado, okay? Dismayado si Joshua, bakit? Kasi, yun nga eh. Number one, tignan nyo to. Nagkaroon siya ng, what? Fear. Plus, fear. Bakit? Fear kasi naapektuhan nun yung what? Naapektuhan yun ng decision niya or naapektuhan nun ng decision niya. Which is dapat hindi. Bakit? We're not influenced by fear and greed. Tama? Hindi tayo influenced doon. Next, hinabol niya or sinundan niya yung possible na nakita niya dun sa Discord community. Okay? That's why, guys, I hope naiintindihan nyo yung point ko. That's why, majority of you, guys, hindi ko naman nire-record na pumasok agad sa private space. Bakit? Malilito kayo, maguguluhan kayo, and guess what? Possible marami kayo makikita. Which is, I'm so sorry, pero I'm trying my best, okay? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, the more na marami kayo nakikita, the more na marami kayo magiging cause of destruction, okay? Or, you know, malilito lang kayo ng malilito kasi marami nang lalabas na sa loobin ng ibang tao and guess what, maapektuhan na yung decision mo as a human being, as a, you know, in developing student of price action. So, yun lang. Okay? Now, let's take a look at his chart.
Ito yung record ng S&P 500 niya from tawag dito, from his MetaTrader. Long position, trail stop right around here, 7th position, okay. And then he tried to short this one out. Why? Wala tayong swing high na na-create. Nagko-cause ng break of structure, market shifting, shorting, thinking of matitipi dito, then pop. Good. Now, ano yung natutunan ko? Okay, ano yung natutunan ko dito kay Joshua? And ano din yung natutunan nyo kay Joshua? Number one, guys, is, number one, if alam mong tama yung technical analysis mo, if alam mong tama yung, if alam mong tama yung analysis mo or yung ginawa mong technical analysis on your own or yung trade mo mismo, sabi ko nga sa inyo, it will show it to you right away. Papakita niya kaagad yun. Right away. Ibig sabihin, makikita mong tama ka. Pero pag mali ka, you'll see it right away. Naiintindihan? And now, ayokong maulit to. Ayokong maulit. It's just, ito yung hindi nyo kaya itong iwasan eh. Para bang pagkatanda or sign of aging or pagtanda, hindi nyo kayang iwasan. Dadaan at dadaan kayo doon. Okay? Yung pagkawalan ng pera, madadaanan nyo yun at some point of your life. Same exact thing with trading. So that's why I'm not trying to, you know, get away you from this kind of, you know, environment na ayoko maranasan mo to. No. At some point, dadaan ka talaga dito and at some point, mararamdaman mo na, ah, okay, shit, kamali ako doon, nagkaroon ako na. And guess what? Sinabi ko bang magkamali kayo? Hindi. Pero pinaparamdam ko sa inyo kung ano itsura ng mali. Pinapakita ko sa inyo kung ano itsura ng mali. Alam nyo yung feeling ngayon once na nagkamali kayo. But yung isang mistake ba, madedefine na kayo as a trader? Madidiktahan na ba nun ang trading journey ninyo sa isang mali lang, dalawa, apat, lima? Hindi. So, again, mas maaga, mas maganda. Okay? Mas maaga, mas maganda. And now, how much did it cost you, Josh? And sa mga nanonood, I believe, wala namang kayong kinasos na sobrang laki dito sa trade. And guess what? Di ka naman talo, pero may napulot kang aral. Tingnan mo, hindi lang naman, hindi lang naman every time na panalo ka, dun ka lang nagkakaroon ng lesson to learn eh. Diba? Hindi lang ibig sabihin na pag natalo ka, dun ka lang natututo. Hindi. May mga times na ganito, katulad ni Joshua, aminado siya. And gusto ko tong ganitong ugali. Ako natutuwa ako sa mga ganitong klaseng ugali ng tao. Bihira to ha. Bihira. Again guys, sobrang tagal ko na. Believe me. Sobrang tagal ko na. And sa dami na ng estudyante, if I'm not mistaken, mahigit 700 or I think, I don't know, hours and, you know, I don't know. Pero sa sobrang dami ko na rin na mentor, hindi ko na alam, hindi ko nga kayang bilangin, to be honest, hindi ko na kayang bilangin kung ilan yung mga naturuan ko. Pero, isa lang to. Nag-iisa lang to. Wala akong ibang nakitang estudyante na ganito throughout my, you know, mentoring program and even my students. Wala. So again guys, I encourage you guys na maging honest kayo sa sarili niyo. Wala namang kasing mali eh. Kaya nga kayo nagpa-mentor para pakita nyo kung ano nang nangyari sa chart mo or bigyan kit or mabibigyan ka namin ng opinion sa kung ano nangyari doon sa position mo para hindi ka nag-iisip. Para hindi ka, you know, mahirap yan, susuluhin mo yung problema mo. Mahirap yan, susuluhin mo yung mga katanungan sa utak mo. Maguguluhan ka. And worst come to worst, ending, maghahanap ka ng ibang solusyon. Which is, you know, it will lead you to, you know, a lot of disappointment in life or it will fuel disappointment in life. Kapag ka, ano nangyari? Lumayo ka, may iba pang tao na nagsamantala sa'yo. Yeah. What I mean by that is, you know, utakan ka. Okay? So, I hope na-appreciate nyo yung ginawa ni Josh, no? I hope na-appreciate nyo yung ginawa ni Joshua. Okay? So, again, Joshua, thank you so much. Again, I encourage you then, guys, na gawin nyo to. Okay? Walang masama, umamin kayo sa sarili ninyo. Again, wala kayong niloloko dito, kundi sarili nyo lang.
Okay, hindi wala naman akong wala naman akong pakialam kung lolokohin niyo ako na ah, oh, Sir Kim, panalo ako dito sa mga assignment na nilagay ko even though hindi talaga. Okay. Again, guys, I don't care. By the end of the day, it's you versus you. By the end of the day, you're only pulling yourself. So, try to be honest. Try to be honest. Again, I'm your friend. Kaibigan niyo ako dito. Okay? Wala namang nakakita na ito, guys. Kayo-kayo lang naman. Wala namang nakakitang estudyante na, sa Discord, sa private space. Hindi naman ito kumakalat. So, again, guys, please, be honest to yourself. Okay? Be honest to yourself. Kasi bakit? That is the first stage for acceptance. And that is the first stage for you to be out in the wild of trading. Kaya mo na mag-desisyon ng sarili mo. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa and hindi ka na kayang impluwensya ng mga iba't ibang tao. So, maraming ganyan. Okay, maraming ganyan. And guess what? Pagka tumatagal ka na or lumalaki na yung knowledge mo when it comes to trading, guess what? Pahirap din ang pahirap. So, now pa lang, gusto ko na ma-realize mo yung mga nangyayari ngayon, no? So, yun lang. Thank you so much for watching, Josh, or sa inyo din, no? I really do appreciate this one. Thank you so much. Hope you're having a great day so far. Peace out.